Hello mga classmates and welcome again sa ating YouTube channel. Sa video natin ngayon, aaralin natin kung ano nga ba ang Linux File System Hierarchy. Pero bago tayo magsimula at kung interesado ka sa mga ganitong videos, i-click lang ang subscribe button at hit ang bell icon para ma-notify ka sa mga future uploads natin. Kung magsisimula ka sa karir mo sa Linux, masasabi kong isa itong Linux file system hierarchy ang dapat mong matutunan. Kasi mostly ang Linux ay puro CLI, lalo na pag nasa corporate ka na. So type muna natin yung cd/. Yan. So para ma-verify natin na nasa cd/ tayo, type lang natin itong pwd. Mamaya explain ko sa inyo yung meaning ng mga yun. Then, after that, type natin yung ls. So, na-verify natin na nasa slash folder na tayo. So, ayan, type lang natin yung ls. Ayan. Okay? So, ayan. Yung ls kasi, yan yung list. I-list niya yung laman ng directory kung nasaan ka. Yung PWD is yung present work directory. Ayan yung kung nasaan ka. Yung CD naman, ayan yung change directory yan. So, halimbawa, kung nandito ka sa isang lugar at nilipat ka sa isang folder, so CD. CD ang gagamitin mo. So, dyan sa hierarchy na yan, ang lahat ng file at directories nandiyan dyan sa loob ng root directory na yan, kahit pa nakalagay sila sa physical or sa virtual na devices. So, para mas maintindihan nyo, gagawa tayo ng 3 directories para makita nyo yung structure ng root directory na yan. Saglit lang. So, ayan. So, from here, yung pinaka-top na yan, ayan yung root directory. So, sa ilalim niya, andyan dyan yung bin, yung boot, yung dev, yung etc, yung home, yung lib, so on. So, lahat nung nilist mo sa ls, ayan siya. Okay? So, ano nga ba yung slash root? Yung slash root, yan yung pinaka primary hierarchy at saka yung root directory ng buong file system mo. Okay? So, every single file and directory, dyan nagsisimula sa root directory na yan. Siyempre, yung root user lang or yung super root, super user lang ang may kakayahan para mag-write or mag-edit ng kung ano man yung nasa ilalim ng directory na yan. Okay? Tapos, meron din tayo dito yung slash root. Ayan, slash root. Ayan. Yan yung pinaka home directory ng root. Bukod sa, kasi pag nag-create ka ng users, yung mga users pupunta dito sa home directory. Pero si root directory, nakahiwalay yung home directory niya, which is ito. Ayan, yung root. Okay? Hindi siya katulad ng nasa home directory. So, masingit ko lang din na meron tayong, sa Linux, meron tayong major types of users. Yung isa is yung regular user and yung isa yung super user. Yun yung root user. Kumbaga, siya yung administrator. Okay? So, okay. So, start tayo explain yung mga ibang mga directories na nandito dito. Okay? So, start tayo sa bin. Ayan. Yung bin, yan yung kumbaga binaries. Yan yung mga kumbaga nasa Windows, yan yung mga .exe. Ganon. Yung mga executable files. Okay? Diyan matatagpuan yung mga common Linux commands na pwedeng patakbuhin ng isang single user.
located dyan sa directory na yan. So yung mga regular users yan pwede. Okay. Kasi yung mga example niya na pwede magpatakbo yung cat, yung ls, yung cp, ayan, yung ping, ayan, yung mga basic commands ng Linux pwede diyan. Okay. Next naman natin is yung boot. Ayan, boot. Sorry na na-doble yung structure natin pero same lang yan. So yan yung boot. Yung boot, yan yung pinaglalagyan ng bootloader files. Well, yung kernel, nandiyan dyan yung kernel. Okay? Under dyan sa slash boot na yan. So next naman natin is yung dev, which is yan yung device. Yan yung mga devices files mo. Ganun. Diyan naka-include diyan yung mga USB, yung baba mga pwede si hindi, yung basta mga ibang devices yan na pwedeng nakalagay sa ano, mouse, yung keyboard, ganun. Ganun. Okay? Next naman natin is yung /etc. So diyan nakalagay yung mga configuration files ng host mo, ng specific system mo. Nandiyan yung ano, yung mga pwedeng mga start stop ng services mo, ganun, mga shell scripts, pwede rin yung mga configuration ng network mo, ayan, mga config ng log rotate mo. Okay. So next naman natin yung home directory. Ayan. Yung home directory, dyan nakalagay yung mga directory ng mga users na na-create sa system na to. Okay? Yung mga pinaglalagay nila mga personal files nga, save files. Ayan. Okay? Yung root, yung super user, wala dyan. Nandito siya sa slash root. Ayan. Okay. Tong lib naman to, yun, itong lib na yan, lib tsaka lib64. Yan yung mga libraries na essential siya sa bin na folder tsaka sa sbin na folder. Okay. Yan yung mga kung makakita ka ng mga files na may .so ganun. Yan, yung lib64 parang ito yung depende sa bit nung system mo, gano'n. Okay. So, next naman natin is yung media. Ayan. Yung media, yan yung, dyan pumapasok yung CD-ROM, yung floppy drive. Ayan. Yan yun. Pagka nag pasok ka ng CD-ROM or floppy drive, imamount mo siya dyan. So next naman natin yung MNT. Yan, short for mount. Yan, dito ka magma-mount ng mga temporary directories mo. Halimbawa, yan yung pwede kang mag-mount ng mga ibang directories sa ibang system. Halimbawa, yung imamount mo yung drive in ang Windows mo, or imamount mo yung home directory ng ibang Linux systems mo. Ayan. Ganun yung ginagawa ng mga system admins. Nagmamount sila lang kung ano man trip nilang imount dyan. Next naman natin yung /opt. Ayan. So, basically, optional application ng mga software packages yan. Well, based on experience, pag nagbibuild ako minsan ng mga server, may request na kailangan mas malaki yung disk space na itong OPT na to. So, optional ka na pwedeng mas malaki yung space nito sa iba't ibang directories dito. Ayan. So, next naman natin is yung proc. Ayan. Yan yung parang siya yung sa process ng system.
Yan, okay. Kumbaga, automatically generated dyan yung process ng system. So, minsan, i-compare natin siya sa ano bang tawag dun sa file system ba yung sa Windows? Parang ganon. And dyan mo makikita yung mga information ng system process mo. Yan, sudo file system, virtual file system, ganon. Dyan na pupunta. Next naman natin yung slash root. So, yun nga, sabi ko nga kanina, ito yung home directory ng super user or yung root user. Hindi siya pwede dito sa home. Pang mga regular user lang mostly dito sa home. So, si root, kaya niyang i-access to. Kaya niya mabuksan, kaya niya mag-create, mag-delete, yan. Pero yung mga regular users na nandito sa home, walang karapatang pumasok dito. Okay. So, next naman natin yung SBIN. Yan. Ito yung, well, kagaya nung sa bin, sa binaries na na-explain ko kanina. Ito naman, para naman to sa super user, sa root. Kumbaga, si root lang may karapatang mag-execute ng mga binaries na nandito dito. Well, ginagamit ito mostly for system maintenance. Yan. Sample, yung mga FTSC, yung ipconfig, ganun. Ipconfig sa Windows pa rin. IP tables, yan. Yung mga firewalls, ganun. Next naman natin itong SRB. Well, stands for service. Mostly yan ginagamit sa mga web script sa web servers, yan. Or yung pwede sa FTP servers, ganun, repositories na may version control system, yan. Okay. Mas yung mga CVS related data, yan. Diyan minsan yan. Next naman natin yung TMP, yan, which is pro temporary files lang nandiyan, kumbaga parang parang nag-jowa tapos bigla kang iniwan dyan. Ganun. Tapos wala na, mawala ka na pagka nag-reboot ng system. Or mostly dyan yung kung hindi naman, kumbaga may tinetesting ka or may file ka na hindi naman pang matagalan, dyan mo nilalagay. So pwede mo lang dyan i-delete kung kailan mo gusto. Ganun. So next natin naman yung USR. Yan. Bali yung USR slash USR na yan, yan yung secondary hierarchy na pang read-only user data lang. Well, yan, pwede yung mga multi-users dyan, yung utilities tsaka applications. Okay? So, yun, kung hindi mo makikita yung mga ibang executable dun sa slash bin, yung mga CP, gano'n, ganyan. Diba, nakikita natin ito kanina. Yan, makikita mo siya dito sa slash USR slash bin. Yan. Okay, so nandiyan dyan yung mga ibang ano, ibang commands, kunyari yung awk, yung mga SCP, yan. Dyan nakalagay dyan. Yung sa SBIN din na executable na binaries, nandito, meron din dito yung slash USR slash SBIN. Yan, yung mga yung user add, yan, user delete, cron, SSHD, yan. Dyan mo makikita yan. Well, yung iba, yung mga ibang programs na nandiyan na dyan minsan nakalagay yung mga executable nila. Halimbawa, yung sa Apache, slash USR local slash Apache. Yun. Yun yung mga ibang example. So, hindi ko pala na-explain yung run. Yun yung slash run na to pala. Ano yan, na temporary file system yan na nag-store ng runtime data. Pero kasi may sa iba, makikita mo na yun sa under ng var. Pero may mga issues sa ibang ano directory, kaya ayun.
So next naman natin yung slash var. Ayan. Yung slash var, dyan yung mga variable files. So mostly yung mga files na nandiyan, yung mga nagbabago-bago. Halimbawa, yung mga logs, 'di ba? Nagbabago-bago 'yon. So dyan na i-store 'yon, yung logs, okay? Ginawa ko na lang example yung logs kasi nga nagbabago-bago yung logs every time na nag-run ka ng system mo. Okay? So kung okay na tayo dito, pag-usapan naman natin yung mga common commands na ginagamit natin sa ating Linux systems. Pero pag-usapan na lang natin yung sa ating next video. Okay? Thank you sa panonood and hope to see you in the next video.